yung ating Liver Plus Food Supplement Capsules. Di ba? Unang-una, ang Liver Plus Food Supplement Capsules is formulated with milk thistle. Ayan, yung celery. May limang gulay din po siya. Yung ating diniskas kanina. Then ito po ay 30 capsules per bottle. Ito po yung iisa-isahin natin. Yung milk thistle, ito po ay sa pag-aaral, ito po ay nagpo-promote ng liver protecting effects. So yan po yung milk thistle. Regularly known to be used as a complementary therapy. Isinasabay natin sa mga katulad ng chemotherapy, radiation therapy, nagda-dialysis. So pwede mo siyang isabay. Okay po? Pwede mo siyang idagdag. Para po sa mga taong may liver damages, katulad ng may mga alcoholic liver disease, non-alcoholic fatty liver, ayan, maraming may fatty liver pero hindi nila alam na meron nang taba yung kanilang mga atay. Yung may mga hepatitis or pamamaga ng atay, ano pa? Yung may mga liver cancer. Kaya ito po yung ating pangunahin na matutulungan ngayon. Okay? Liver Plus is also formulated with celery. Kilala niyo po ba yung celery? Ayan, alam ko pag nagluluto kayo ng pansit, di ba? Ito po ay some of the known traditional health benefits of celery include diuretic, pampaihi po yan, that helps to relieve excess water, yung sobrang tubig. Yung salt, ayan, lalo na kung mahilig ka sa mga maaalat, para po magkaroon kayo ng true urination, mailabas natin. Yun ang magagawa ng ating Liver Plus. Para matreat din yung mga may kidney stone, anako yan, gallbladder stone, di ba yan ang mga binabantayan ngayon sa mga pasyente, aids in the treatment for edema, ayan yung pamamanas, widespread swelling of the skin due to fluid retention. Kaya yung may mga pamamanas, nakikita nyo po sa paa, minsan dito po sa mukha nila, yun na po, isang makikita nyo po yun, may reason po yun kung bakit nangyayari, di ba? Mas sobrang mahilig sa mga maaalat. Kaya sa ngayon, iwasan na po ang sobrang maaalat. Helps in controlling hypertension. Ayan. Sino po ba dito ang may hypertension or hypertensive? Mukhang hindi aamin. May liver diseases. Ayan. So ngayon, ano nagko-cause ng fatty liver? Unang-una, alcoholic fatty liver disease or ALD. May malakas po bang uminom ng alak dito? O walang aamin? Ayan po, ano, malakas uminom ng alak, at the same time, pwedeng mag-progress or magkaroon ng liver failure pag sobra kang nag-abuse. Yan. Yung pala yun, lahat ng sobra talaga masama. Diba? Yung isa naman, non-alcoholic fatty liver disease. Ito yung may mga fatty liver na pwede rin maging malala pag napabayaan mo siya. Okay? So, ito yung next na content ng ating bagong Liver Plus, yung ating milk thistle. Ang scientific name niya ay Psyllium Marianum. Ayan, sabihin nyo nga, Psyllium Marianum. Ayan, may bago kayong ano, knowledge ngayon. Para paglabas nyo mamaya, alam mo ba yung, ano, yung milk thistle, ang scientific name nun ay Psyllium Marianum. Ayan, di ba, napakaganda. Mainly cultivated sa Europe, kaya hindi natin masyadong masabi kasi wala masyado dito sa atin. But also in Asia and North America. Ayan, makakarating din tayo dyan sa North America. Silimarin, ayan, naririnig niyo po ba yung silimarin? Okay, ito yung extracted from the plant seeds. Okay, believed to have antioxidant. Ayan, lagi nating naririnig yun. No? Sabihin nyo nga, antioxidant. Antioxidant. Yan ang pangunahing ginagawa ng ating product. Labanan lahat ng oxidation, lahat ng mga free radicals. Yun po yun. Okay, meron tayong 7 science-based benefits of milk thistle or yung ating Psyllium Marianum. Unang-una, ito po ay nagpo-protect ng ating mga liver. Kaya dapat ngayon, protection na natin ang ating mga atay. Alam niyo po ba saan nakalagay yung ating atay? Saan? Saang side? Naku, hindi alam. Okay, so dapat makinig kayo.
Okay, mukhang magkakaiba kayo. Minsan nandito yata ah. Nandito. So mamaya matututunan natin yan. Okay? It may help prevent age-related decline in brain function. Katulad ng Alzheimer's disease, Parkinson's disease. Ayan, yung mga dementia. Yung pagiging ulyanin. Tinutulungan din ng ating milk thistle. Ito rin ay nagpo-protect ng ating mga bones para maiwasan ng ano po? Osteoporosis. Kasi pag nagkakaedad tayo, nababawasan na yung mga minerals ng ating mga buto. Kaya nagiging brittle na. Kaya nagiging malutong. So madali ka nang magkaroon ng fracture o mabalian. So ito yung magbabalik ng lakas natin. Okay? It may improve cancer treatment. Kaya dun sa may mga kakilala na naghahanap ng pangtulong sa cancer, ang First Vita Plus natin, yung milk thistle natin, isa yan sa mga content ng ating Liver Plus. Okay? It can boost breast milk production. Kaya dun sa mga ating mga mother, ayan, no, magbubus siya ng breast milk production sa lahat na may mga babies. Ayan, para naman hindi lang puro cow's milk, kasi puro gatas ng baka. Gatas ng ano ba? Kambing, di ba? Yung ginagamit natin. So, dapat mas maganda, meron tayong natural na galing talaga sa mother. Yun po yun, okay? It could help treat acne. Bakit nagkakaroon ng acne? Kasi po yung pinaka follicles natin, hair follicles, natatakpan. Kasi may gland po yan, yung sebaceous gland. So pag natakpan, nakikita nyo po, no, ang dami. So hindi nakaka-release. Nangyayari, nagkakaroon ka ng mga maliliit na cyst or maliliit na yung parang tighawat. Pero ano nangyayari? So kailangan ma-release yun. Kailangan mabuksan yung mga pores. Ayan, yung pala yun, Dok. Kaya marami po tayong nakikita ng mga blackheads na tinatawag, di ba? Okay. Milk thistle can lower blood sugar level. Lalo na doon sa may mga diabetes. May kilala po ba kayong diabetic? Marami. Kasi sa Pilipinas, pag hindi high blood, meron diabetes. Pag may sakit sa puso, mataas ang sugar. Di ba? Yan naman yung dalawang magpinsan o misa magkapatid na yan, di ba? Okay. So, celery. Ayan. Sinong kumakain ng celery? Kasi ang celery po, pwede mo siyang kainin ng hilaw. Di ba? Ito ay grown as a winter and early spring vegetable. Ito rin po ay consider a cleansing tonic. Ayan, ginagamit pala itong pang isinasama sa water para pang-cleanse siya. Okay? Either yung pinakatangkay or yung stalk or yung pinaka-leaves niya are kinakain ng hilaw. At ito rin po ay ginagamit sa pagluluto. Matagal na po yung ginagamit. Okay? Ang celery seed powder ay ginagamit namang isang klase ng spice. Ayan, yung pinaka-powder niya. Okay po. Meron din tayong 5 healthy benefits of celery. Ano po bang scientific name ng celery? Apium graviolens. Sige nga, sabihin nyo nga. Apium graviolens. Ayan, dalawa na yung alam yung scientific name, ha? Mga scientist na kayo, ha? Diba? Okay, unang-una, ang celery is a great source of important antioxidant. Panglaban sa cancer, panglaban sa mga free radicals. Pangalawa, ang celery ay nagre-reduce ng inflammation or pamamaga. Yan, ang maganda sa ating celery. Pangatlo naman, celery supports digestion. Madalas marami sa atin kinakabag or minsan ang tigas ng tiyan, hindi makailabas. Di ka makautot, di ba? Ito yung tutulong sa'yo para at least ma-release mo yung mga gas na dapat takpan mo yung ano mo, ilong mo para hindi mo maamoy. Di ba? Celery is rich in vitamins and minerals with a low glycemic index. Pag sinabing low glycemic index, ito po ay meron siyang level. Merong tinatawag na low glycemic index, may moderate, at merong high. Anong ibig sabihin ng glycemic index? Yung sugar, yung carbohydrates na kinakain natin na nagiging glucose sa katawan, yun po yung dinidetect. Kapag sinabing low glycemic index, 1 to 55.
Ayan, meron bang mababa pa yung glycemic index pagdating sa sugar? Pag naman moderate, 56 to 70 or to 69. Kasi yung high glycemic index is 70 to 100. Lalo na yung mahilig saan? Sa matatamis, sa mga preservative, yung mga dilata. Yan ang mangyayari. Talagang mataas ang glycemic index mo. After 2 hours na kumain ka. Pag kumain ka ngayon, maghintay ka ng 2 hours. Malalaman mo kung gano'ng kataas yung glycemic index mo. Kung ikaw ay low, moderate, or high. Kaya minsan, biglang nagkakaroon ng high blood pressure kasi sobrang taas ng sugar na kinakain. So, tumaas ang glycemic index. Okay po? Ang celery rin ay alkalizing. Pag sinabing alkalize, alkaline. Diba? Ang normal pH ng ating katawan ay 7.4. Kapag below bumaba, ano mangyayari? Acidic. Diyan maraming nagkakaroon ng problem, nagkakasakit. Kaya yung ginagawa, maraming lumalabas ng mga mineral water, yung mga alkaline water. Diba? Para saan? Para makatulong. Kasi yan ay nakakapagpa. Nagbabawas ka ng timbang. Yan, mga alkaline water ang ginagamit. Medyo magastos ba? Ganun talaga. Pag gusto mo maging healthy, magastos talaga. Okay? So eto, kanina hindi natin alam sa natin makikita yung liver natin. O nasaan na ngayon? Sige nga, nasaan? O nasa right side. Ayan, yung baga nandito, yung puso nasa dito, right, left. Diba? Sa mid siya. Tapos yung ating liver nasa right side. Okay, pag ito yung sumasakit, naku, nagkakaroon ka na ng fatty liver. Pag bumaba, ano yung sumasakit? Naku, mukhang appendix yun ah. Diba? So, tandaan nyo na po yan ha. Ayan, yung liver. Wow, ang dami yun ang natutunan. Nasa anatomy na kayo. Okay? Ito yung healthy liver. Ayan o, ang ganda. At ito yung unhealthy liver. Sino kaya yung merong ganito? Yung mga alcoholic. Nako, yung mga nag-a-abuse ng pag-inom ng alcohol. Naging cirrhotic na. Ayan, ang dami ng scars. Kaya dapat laging healthy yung liver kasi isang filter machine. Ang ating, ayan, liver, yung ating atay. Ayan, saan na nakahawak? Ayan, oh, nakita nyo? Hepatitis. Nako, namamaga ang atay. Cirrhosis. Anong kulubot yung atay? Nagkakaroon ng scarring. Liver cancer. Ganyan. Ano pa? Hemochromatosis. Ito ay hereditary. Namamana. Okay, namamana po yan. Sorry, balik natin. Rye syndrome. Ito naman, childhood na sakit ng ating liver. At yung isa, yung non-alcoholic fatty liver. Yung mga kumakain ng lagi ng mga mamantika, mataba, mga lamang loob, ayan, mga organs, organ meat, ayan ang itsura kapag sumasakit na yan. May nakaranas na bang sumakit ang kanyang liver sa right side? Naku, walang aamin. Okay? Ito yung liver disease, signs and symptoms. Ayan, para mas alam nyo yung babantayan nyo. Ano yung hawak nung mama? Naku, mukhang beer yun, no? Una, bleeding from nose. Pag madalas nagdudugo yung ilong mo, pwede palang nagkukos ka na ng liver problem. Vomiting blood. Kapag ikaw ay nagsusuka ng dugo. Okay? Ano pa? Madalas sumasakit ang tiyan. Ganun pala, no? Pwede pala yun na meron ka ng liver disease. Ano pa? Ayan po, no? Nakita niyo po ba? Ayan, laging pagod. Ano pa? At yung naninilaw ang mga mata. Yan ang isang sign na ikaw ay may liver disease. Okay? So, 3 ways para ma-enjoy natin yung ating Liver Plus at Pro Kidney. Unang-una, 400 milligram. Pwede mong i-take yung dalawang yon, 1 capsule a day with meal. Okay? Tandaan po, 1 capsule a day with meals. Yung ating Pro Kidney, Kidney Pro, at yung Liver Plus. 1 capsule a day. Okay, tandaan nyo po yon. Pwede mo rin siyang gawing tsaa. Anong gagawin mo? Ilagay mo siya sa mainit na tubig.
tunawin mong mabuti at gawin mo na siyang tea. Wow, di ba? Pangatlo naman, para sa mga babies, mga early, pwede mo siyang buksan, isama sa mga pagkain at sa mga inumin. Yan po yung tricks para ma-enjoy natin ang ating food supplement capsules.